Okay po, let's all welcome po ang atin pong ang atin pong guest sharer ngayon, walang iba po, Manager 3-Star, Sir Oliver Celesti. Sir, please unmute po and go ahead po. Thank you so much po. Ayun, pumasok na. Narinig po ba? Yes po, go ahead po. Loud and clear. Okay, thank you so much for inviting me, Ma'am Altia, at saka yung ano natin, yung presenter natin, si Ma'am, si Dilasa ba yun? At saka si Ma'am Divine, yung host natin. Thank you so much sa pagpa-unlock nyo sa akin dito para magbigay ng share kung paano ko nagawa din na maabot din yung Manager's 3-Star. Okay, guys, mag-start na po ako. Permission to share screen, Ma'am Divine? Go ahead po. Okay, thank you. Okay guys, bago po ang lahat, magpapakilala muna ako. I'm Oliver Celesti, dating security guard for 8 years. Nagtatrabaho po ako bilang security guard sa Australian Embassy sa Pilipinas. So, kung nakapunta kayo dyan sa may Australian Embassy, Switzerland Embassy sa Pilipinas, ako po yun ang nagbabantay dyan sa Forbes Park. So, na-introduce sa akin yung Crowd1 2019. So, hindi po ako naniwala kaagad. So, kung mayroon mag-introduce sa akin, nasasabihin ko naman na ayan na naman, baka scam na naman yan. Kasi marami na po akong nasalihan na business na nai-scam lang kami. So, ayaw ko na sana mag-business kasi may business po kaming sinasalihan. Marami na po akong business na sinasalihan like in Global, Uno, Tuga. Kung pamilya po ba kayo sa may Tuga, EP, Lin and Green, Boss Network, halos mga networking guys, napasukan ko na. Talaga yung business na inu-offer nila sa akin, ayaw ko. So during that time 2020 nag-lockdown. 'Di ba? Kung naranasan niyo po yung lockdown 2020 March. So ako po yung empleyado na apektuhan po talaga kasi no work, no pay. At saka ang pwedeng magbiyahe ay may service na motor o sasakyan. Iwala nga ako kahit bike eh. So na-remind ulit sa akin, meron ulit nag-team sa akin na United Kingdom, Pinay. So ang sabi niya sa akin, sir, baka gusto mo business, ito, digital daw po. So ano po ba yan? Crowd1 na naman. So sabi ko, in-introduce sa akin to ha. Ano po ba yan? So kasi naghahanap po ako ng extra income basta pagkakitaan guys, sinusunggaban ko na kahit basta kumita lang ako kasi wala na po talaga akong trabaho, isang magtutumans na akong tambay kasi wala nga akong service. So tumatawag lang po ako sa opisina pag sobrang gipit na talaga kasi nga naghanap po ako ng duty. Binibigyan po ako ng duty sa company ko, siguro mag-stay lang ako ng 1 week. Doon sa agency na yon, sa opisina lang mismo, sinusundo po ako galing dito sa bahay, then papunta doon sa trabaho ko, then ihatid na naman ako doon sa mismong trabaho, sa place namin na ginudutihan. So, ganun guys, napakahirap yung sitwasyon ko na yon. Wala na naman akong duty, hinatid na naman ako sa bahay. So doon na po ako nakapag-isip na kailangan ko na talaga ng extra pagkakitaan. Hindi naman ako pwede na, naisip ko, hindi naman ako pwede magbinta ng mga yung, kasi nagtitinda rin ako dati to ng mga sabon, mga beauty product kasi galing ako sa dati kong previous company na M Global, kung narinig niyo po yun. So 2 years po ako doon, wala po nangyari. So, wala po talaga.
Kaya sabi ko, hindi na ako papasok ng networking kasi nga baka magbibinta na naman, lockdown. Yung inoffer niya sa akin, tong crowd one, hindi na po ako nagdadalawang isip pa na i-grab ko na kasi hindi mo na daw kailan magbinta. Tapos malaki daw ang kitaan, euro. So pinasa sa akin, sabi ko, sige, wala po akong puhunan pero pag-aralan ko, pag kumita ako dito, ibibigay ko sa iyo yung pag kumita na ako, pero tatrabahuin ko talaga kasi nga lockdown, walang wala po talaga ako. Pero yung pinay na yon, kilala ko na po talaga siya sa previous company namin. So tinulungan niya po ako at ginawa ko ang business. After 3 months, kumita po ako ng 250,000. Kung maliit lang sa inyo dyan guys, malaki na po sa akin yan. So pinos ko po yan sa Facebook. Ayun o, meron po siyang 17 shares. So ang sabi naman ng ibang mga Facebook friends ko na i-delete mo daw kasi nga lockdown, baka maraming masasamang tao, baka puntahan ako. Hawak-hawak ko po yung pira na yan guys. Then itong tao na to, nag-comment, sabi niya, teacher po ito, na anong yung business mo? Puntahan mo ako, mag-gather ako ng tao. So pumunta po ako ng Ormoc, nag-build po ako doon. Kasi malapit lang si Mrs. ko doon. At ito, malaki na rin po kinita dito. Kumita na to ng 500,000. Ito, manager na rin to. Then, tinuloy-tuloy ko yung business, guys. Hindi po ako napakahirap dati. Kasi wala kami products eh. Wala pa kami mixer. Hirap i-promote. Basta sabi ko, bahala na kung iskam ito. Basta tuloy-tuloy lang ako. Basta kumikita. Taka, napaka-bliss po yung mga baguhan ngayon. Dahil magagamit nyo na yung mixer. Makikita nyo na yung life trends. Nakakatakot mag-present nung kami pa nung 2020. Nandyan na yung mga rejection. Sobrang dami kasi nga sinasabihan kaming scammer. Sabi ko, ang daming na nag-quit. Ipagpatuloy ko ba ba ito? Kaya pinagpatuloy ko po talaga guys. At ngayon guys, nag-focus po ako sa Crowd1. Sa ngayon, meron na po akong 2-unit townhouse. Nakukuha po ako. Hulugan po yan, hindi yan cash. Pero hulugan. Pero at least makakatira na po ako sa magandang tigaan, hindi unlike katulad dati na nangungupahan lang, nakatira ka lang sa squatter area, nangungupahan ng mura, tapos yung imbis na yung pira mo na galing sa trabaho na iipon mo, hindi mo maipon kasi magbabayad ka ng bahay. At meron na rin po akong tatlong paupahan ito. Guys, imagine mo guys, dating nangungupahan, tapos ngayon may paupahan ka na at meron ka ng 2-unit townhouse. Katas po ng Crowd1 yan guys. At ito po yung unforgettable moment ko guys. Yung plan po kasi namin na mag-asawa dahil 10 years na po kaming hindi kinasal. Matagal na po kaming nagsasama dahil nga sa hirap na buhay. Dahil kahit makapag-ipon lang daw ng kunti. Dahil ang plano po talaga namin kahit 2 weeks lang o 20,000 to 30,000 pwede na. Yun lang po yung nagtatanong po kasi ako kasi nga empleyado po ako. Pag nakahawak ko ng 20,000, malaki na sa akin. 30,000, malaki na sa akin kasi nga hirap po kami makaipon ng ganun lalo na pag nangupahan ka. Pero dahil sa Crowd1 guys, tinarbaho ko. So nabigyan ko po ng bunggang kasal yung misis ko. So gumasto po kami ng 300,000 mahigit dyan guys, kulang-kulang po 500,000. Then nakabili po akong motor, sasakyan sa nabibiling ko, hindi naman ako marunong mag-drive. Kaya ang motor nga, hindi nga ako marunong mag-drive eh. So diniliber lang yan sa bahay, sabi ko, turuan mo ako. Hindi ko bibilin yan. hindi ko bibilin yan pag hindi mo ako tinuruan. So tinuruan niya po ako mag-motor guys, at ngayon guys, ginagamit ko na at kumuha po akong license sa for driving kasi ito po yung next goal ko na bibili po ako ng sasakyan. Yun lang po yan guys ang testimony ko. I hope na inspired po kayo sa mga baguhan dito. Kung nanood po kayo ng testimony ko, kayo na po ang next. Yung mga old mga guest, mag-join po kayo ng maaga kasi time is important, time is gold. Okay, thank you so much ma'am Divine for introduce me. Ayan. So congratulations po, Coach Oliver. Grabe naman 'yon, no?